dengan persaudaraan sama Tuhan dan Efeso epistola ni Pablo sama kata Efeso kaya po ay nasa kapito ng seis at panghuling bahagi ito ng aklat ng Efeso. Ito po ang araw na patatapos na po ang aklat ng Efeso. So we will kiss goodbye sa atin po na series po ng Ephesians. Magbigay knows, kaya na po ulit ang makaulit dahil we will be embarking on another series of lessons. Ito po ay lessons sa isa sa mga books of the Gospels. Kaya na po ako masimula na aralin po ang book of the Gospels, particularly the book of Luke. Aralin niyo po sa lahat ng mga sabi ni Dr. Luke, many has undertaken the task of writing about the Lord. So, kung lahat ng sumulat sa buhay ng Panginoon, inspired ng Diyos, no? Hindi lang po apat ang gospel dahil napakarami ho ang nag-undertake the task of writing the book of the life of our Lord Jesus Christ. Pero sa lahat ng mga nagtangka at sumulat and give an account of what they know about the Lord, meron po apat dyan na nasulat under the inspiration of the Holy Spirit. So we have the book of Matthew, the book of Mark, the book of Luke, and the book of John. Ang book of, I mean si Luke, you know, si Luke compared to the other three. So ang historian, no? He was a natural historian. He was a doctor by profession. Siya po ay, he gives attention to detail. Mostly, ng kanyang account were written in the chronological order. Ano ang makikita niyo ang pagkakansin sa Lucas. So he has a wide audience. Kahit bata ang babasa o sophisticated ng mga tao, eh, ma-attract po sila sa aklat ni Dr. Luke. So, simulan po natin yan, no? Ang tama, mga buwan at Oktubre. But for today, eh, akin nung i-conclude ang ating pong pag-aaral ng book of Ephesians. So, tayo po nasa under-train po tayo ng heading na praying at all times. So, bago po natin sinimulan itong subtopic na ito na pray at all times, dapat po natin na ito pong panawagan ni Pablo sa pananalangin ay hindi po ito accidental, biglang sumingit dito sa Book of Ephesians in the latter part. No? Dahil meron po siyang logical base. Dahil na-anticipate po ni Apostle Paul yung potential temptation and danger na after a believer or after a Christian know or realizes the blessings that he has received from God, eh, maaaring mapakailalim po siya sa isang temptasyon, no? Na maging self-sufficient, magkaroon siya ng feeling of self-sufficiency, and so therefore, he will pray less, and he will lose dependence on God, and yearning for God, and ask for the help of God. Dahil dito po sa Book of Luke, kung natin pong natatandaan, ay dito around 23 spiritual blessings na nakamon ng Kristiyano. And very often in the Bible, when it speaks of blessing, ang kinoconsider na blessing primarily, although material blessings can be classified also as blessings from God, pero yung maliit po na ina-address o kinoconsider na blessing sa Bible, ay yun po mga spiritual blessings. Ating adoption, mga chosen at pagka-choose sa atin, ating predestination, ating inheritance, the sealing of the Spirit, that we were made the temple of God, our citizenship,
You know, the mystery of His will, our forgiveness, our redemption. So, yun ho ang mga spiritual blessings natin. Kaya natapos po ito sa tono ng panalangin, ano? At para nga po paalalahanan tayo na hindi po tayo magpapalalo. Dahil itong matinding mga pagpapalang binigay ng Diyos, eh kung wala po kalakip na panalangin ito, eh maaari po magamit ni Satanas laban sa atin. Kaya kinoconsider natin na blessing sana natin o benefit natin, eh kalaunan, parang ideal yan eh. If you have so much amount of strength in you, pag ang kalabot mo isang Aikido expert, yung lakas na tinataglay mo, yan din ang gagamitin ng Aikido practitioner laban sa'yo, sa mga nakakaintindi ng Aikido, no? Alam mo ba Aikido? Ito isang martial art technique na hindi ka niya sasalubukin na tatapatan ng lakas mo. Kundi pag buhos mo ng lakas mo sa kanya, sasaluhin niya yung lakas mo. Pero yung bubuwelta sa iyo, by means of momentum and leverage, yung lakas na itubuhos mo, yun din ang bubuwelta sa iyo. So yun ang pumaring mangyari, no? Kapag wala po tayong panalangin, kung hindi po tayo magiging mapanalangin. Kaya dito po sa mga nawaling bahagi, si Apostol Pablo ay nanawagan sa panalangin at binigyan niya na rito ng instructions, ano? O mga ilang bagay na tungkol sa panalangin. Una nga, nabanggit dyan, ano yung iba't ibang uri ng panalangin or the variety of prayer. Teka, kung po natin yan, ano? Ano ba yung mga variety of prayer? Meron po tinatawag na specific prayer at meron po general prayer. Kaya meron prayer and supplication. So, parehong prayer yan, parehong categorized as prayer, but two different Greek words are used, no? Yung pong word para sa prayer, yung pagkakamali is cross UK, at yung supplication is deasis, no? Deasis refers to specific prayers, while cross UK ay tungkol po sa general prayers. So there are several variety of prayer. We can pray specifically, we can pray generally, we can pray publicly, we can pray privately, we can pray standing up, walking, lying down, sitting down, while traveling, working, whatever we do, sa isang anak ng Panginoon, lahat ng oras, lahat ng lugar, ay oras at lugar na pananalangin. So, katulad niyan, yung sinasabi ni Paul sa Thessalonians na pray without ceasing. Ibig sabihin ng Kristiyano, marapat po na kailangan ay nasa mode of prayer. Na every experience, every circumstance ating ma-encounter, ay biglang nakoconvert into prayer. When you experience something good, it becomes a prayer of thanks and praise. When you experience something bad, it turns into a supplication. When you face danger, it turns to a prayer of deliverance. When you see somebody who is unsaved, umuusal ka ng panalangin na maging instrument ka na makakilala siya sa Diyos. Ano? Pag nakakita ka ng wrong sa paligid mo, you pray to God that the wrong will be corrected, that God will turn it right, na ituwid ng Panginoon ang mga pagkakamali, at humiling ka na maging instrument mo para ituwid ko ano man ang kamalian. So sa isang anak ng Panginoon, ano, lahat ng kanyang nakikita, lahat ng kanyang na-experience, circumstansya na na-encounter, nako-convert into prayer, whether it is good or bad. Prayer of thanks, prayer of praise, or prayer for deliverance, or prayer for help, for forgiveness, lahat nagiging panalangin. Kaya na pray without ceasing. A child of God should always be in the mood of prayer. So there are so many varieties of prayer, no? And then the next point that we consider is the frequency of prayer. Sabi dyan, at all times, sa lahat na.
panahon, sa lahat ng circumstansya. And then, what else? Nabanggit din natin yung power of prayer. Sa nanggagaling ang prayer, power of prayer, it is through the Holy Spirit. Kaya nga, ang panawagan din sa atin ako sa Pablo, sa Ephesians 5:18, is that we should always be what? Be filled or under the control or influence of the Holy Spirit. Dahil yung Holy Spirit, siya po ang mag-empower ng ating panalangin. Sabi ni Paul sa Romans 8:26, the Holy Spirit prays for us with groanings which cannot be uttered. Isa lang natandaan ko, nagagalit ko ang more or less alaman ng mga verse na yan, ano? For we do not know how to pray for us, we hope, sabi niya po sa Paul. But the Spirit of God helpeth our infirmities. Tinutulungan ng Banal Espiritu ang ating weakness, ang ating kahinaan. For we do not know what to pray or how to pray as we ought, but the Spirit intercedes for us with groanings which cannot be uttered. Maganda po na kahit ang ating pagpanalangin ay under the influence of the Holy Spirit. At mahalata niya mga kapatid, ang Spirit-filled prayer, there is so much selflessness in a Spirit-filled prayer. Nababasa niyo ba kayo tapos si Pablo na panalangin niya naman yung mata ko, panalangin niya naman yung wrist o yung aking ankles dahil namamagana sa shackle, namamagana sa dahil sa posas, panalangin niya naman yung kalagayan ko ngayon, gutom na ako, naghihirap. Wala na nung presyo yung Apostle Paul. Kahit anong hirap ng kanyang kalagayan, ano yung pinamadalangin niya? Pray for me that I might have what? Boldness to speak. Pray for me that God will open the door of utterance. Ang concern pa rin niya, service for others. Pray for the eagles. Pray for the ministry. Pray for the Lord. Hindi niyo makikisa na nakikita na, pray for my tooth. Pray for my job. Although, legitimate din naman yan, ano? Pero mga kapatid, ang isang spirit-filled na ng Panginoon, ano, ang kanyang panalangin di ano eh, mas lamang ang kanyang concern ano sa panalangin para sa iba kaysa sa kanyang sarili. Ano? And there is a very good reason and logic for that. Dahil ang karaniwang cause ng ating psychological problems and most of our spiritual problems is our being self-centered. But once we take our view away from ourselves, ano siya din mata mo sa sarili mo at itingin mo sa iba. Yung concern mo at panalangin sa iba, actually, that prayer is the thing that will strengthen you. Kahit hindi sa prayer, mga kapatid, kahit sa concern lang, yung concern. If you think less of yourself and more of others, malaking antidote yan kahit sa depression. During the Civil War in Spain, nung papalapit na yung digmaan, maraming tao na nagiging neurotic. Nagkakasakit sa utak. Kaya parati nilang iniisip, paano na yan? Hindi na tayo makakarapog farming. Paano na yan? Hindi tayo makakaroon ng pagkain. Wala tayong money. Dahil din ang winter. So, nung parati, sarili nilang iniisip nila dahil sa papalapit na Civil War, marami nagkakasakit sa isip. Neurosis. Nagkakaroon sila ng diferensya sa utak. Mamaya natutulala na lang sila, nag-depress na lang sila. Nung dumating na mismo yung Civil War, marami na nag-iihirap, marami na nag-uuto, marami sa kanila, they started doling out and giving out some of the things that they have. Alam niyo, marami sa mga tao naging neurotic, kumalim. Dahil ang ginawa nila, instead na yung attention nila, ma-focus sa kalagayan nila, sa pangangailangan nila, nakita nila yung mas pangangailangan ng iba, at binibit nila, tinutugunan nila ang pangangailangan ng iba. Yun na nakagaling sa kanilang neurosis. At sa prayer, ganun din mga kapatid. When we pray more for others and less about ourselves, yan ho ang magpapagaling at magiging solusyon sa marami nating problema. And you just let other people pray for you instead of you praying for your own.
While you pray for them, for others, you also ask for the help of others to pray for you. And then natin ma-exercise, mapapractice yung interdependence. Pero yung, sige, pray ka na sa sarili ko. Wala ka sa sarili ko. Ang tawag yan. Hindi matatawag na katawan yan eh. Ang sinasabing katawan, mayroong interdependency. Interdependence. When one part of the body does not function, the rest of the body compensates for the weakening part. Nagko-compensate. At kapag tayo ay gumaling, at iba naman ang nagkasakit, ikaw naman nagko-compensate doon sa kahinaan at pangangailangan ng iyong bahagi. Pero if each part will look after its own self, di nagkakailangan ng katawan. At walang ganong katawan. Kahit sa disenyo ng Diyos sa katawan, walang ganong katawan na bawat bahagi. Kung akong pakailaman, paalaan ako sa sarili ko. Paalam ako pa. Ahala na ako sa paa ko. Kamay lang ako. Hindi ho. Yung po mga malfunction ng isang part, ay kinakompensate ka ng ibang bahagi. Okay, so we need to be praying at all times. And then the prayer of power is derived from the filling of the Holy Spirit and praying in the name of the Lord Jesus Christ. Hindi yung prayer of all times, hindi yung sabihin na meron kang prayer book, or vena, or meron kang rosary, hindi yan. And when the Bible says, pray without ceasing, it means a child of God should always be in the mode of prayer. And then, tagatalik po natin yung manner of prayer. Ano po yung manner of prayer? When we pray, we should be praying watchfully or alert. Watchful prayer. Or alert sa pananalangin. Kapag alert tayo. Maraming bagay na hindi natin ipapanalangin dahil hindi nga tayo alerto. Kaya ka, ano sabi ni Apostle Paul sa Ephesians? Redeeming the time because these are evil. Awake thou that sleepest, and God shall give thee light. Pinatunutong ko dyan na awake. Yung ba yung nakatay na o yung tulog, sometimes is a euphemism for death. Pero tinutukoy niya na, awake thou that sleep, and yung tumutukoy sa physical death. Dahil sinulatan niya nga itong mga pag-epeso, mga gising niya, mga buhay niya. Pero spiritually, these Christians, some Christians are already asleep spiritually. Paano mo malalaman na you are already asleep spiritually? Eh, i-analyze mo, ano ba yung tulog? Ang tulog na tao, wala siyang nalalaman sa kanyang paligid. Ang Kristiyanong tulog is oblivious to the things around him, whether in danger or not, tulog eh. Ang Kristiyanong tulog, ganun din. There is so much danger around, there is so much need around, pero he doesn't feel any urge to pray, he doesn't feel any motivation or urge to extend a hand or his help. Dahil hindi nga siya aware. Kahit sa danger. Bakit hindi siya aware? Tulog. Diba? Ang sabi sa akin ng Bible, beware. How can you beware if you are not aware? And how can you become aware if you are asleep? At maraming Kristiyano are already asleep spiritually. There is so much need around. There's so much to be prayed for. Maraming ipapanalangin, maraming aabutin, maraming babahaginan ng salita ng Diyos, ang kaalaman tungkol sa Diyos. Alam niyo po ba nangyayari sa mundo ngayon, mga buhay? Noong unang panahon, ano? Sabi sa atin ng Bible, only a fool will say, there is no God. Tama? Noong araw. Bakit? Kasi noong araw, masyadong obvious na nire-recognize ng mga tao ang presence and existence of God. At yung mga church fathers, yung mga early Christian leaders, they have presented the case of Christianity very well, kaya walang vocal magsasabi na mali ang tinuturo mo. Dahil kapag niresist mo, ang mga Kristiyano ng araw, that will be equivalent to what? Irrationality. You are an illogical person. You are an unreasonable person.
Because they have presented the case for Christianity very well. That is why during those days, only a fool will say there is no God. Pero ano nangyayari ngayon, mga kapatid? Sa pagdami ng mga Biblia, sa pagdami ng mga plan tungkol sa Biblia, pag nagsabi kang naniniwala ngayon, maraming tao, you are a fool, you are believing there is God. Nabaligtad na. Pumunta ka sa mga universities, mga magagaling na universities, pag sinabi mong theist ka, oh, you believe in God, you are a fool ngayon. Ngayon, you are a fool. Pero nung araw, mga kapatid, meron pa mga atheists, pero tahimik na sila. Dahil kapag nagsalita sila, nag-ingay sila, eh, they will receive the criticism and condemnation of the society dahil lalabasan sila mga unreasonable, illogical na mga tao. Kaya nangyayari ngayon, mga kapatid, maraming danger sa ating pa. Hindi tayo mismo mga Kristiyano, mga anak natin na expose mga wrong philosophies, wrong ideas, na kailangan sila yung mapaalamahanin. They need to be aware of these things, but they cannot be aware of some things that they are not aware of. Bakit hindi aware pa ito? Kailangan karalin niya. So we need to pray, watch, fully, or alert. Magiging alerta tayo sa pagiging. Sa mga nangyayari sa pagiging. Nangyayari sa mga pangangailangan ng mga tao. Alerta tayo. Sa ganito may pangangailangan. Sa ganito may ganito. Magiging alerta tayo. Hindi yung, ano ba tayo, preoccupied with our own needs of our own small world. With your own thing. Yun na lamang ang hindi nalupang mo yun. Sarili mo. Pero subukan mo alisin ang focus sa sarili mo at itigin mo sa iba. Mas magadali ang healing, mas magadali ang solve ng problem, pagka-solve ng problem natin. Okay? Ano po ko ang banner of prayer? Persevering. Prayer should be a persevering prayer. Persistent. Kaya nga ang Panginoon bigay ng mga parables, the parable of the unjust judge, and the parable of the importunate friend, or the persistent friend. Sabi niya, pare, tingin naman tinapay, may dumating ako panuhin, wala akong mahihain. Pare, sarado ng pinto, nakahiga na kaming lahat, nakalak ng pintuan, hindi ako makalabas, pare, yun lang. Ngayon na kita-apalayan, sabi ng Biblia. Sabihin ko sa inyo, kahit naman siyang bumangon, ayaw na niyong bumangon, pero sa kanyang kapipilit, makakakuha na siyang kapipilit. And God used the persistency of that friend, mga kapatid, to give an analogy on prayer. Ang prayer natin dapat persistent. Ang persistency, mga kapatid, ay nagkakaroon ng resulta. Sa prayer, mga kapatid, maging persistent na. Another parable that God gave is the parable of the judge in Luke 18. Sa Luke 18, the Lord gave unto them another parable to this end, that men ought always pray and not to faint. At anong parable niyan, mga kapatid? Kung sabi ng mga kapatid, judge, pagtanggol mo ako. Sorry, wala kang pera, wala kang ibabayad sa akin. At the following day, sabi ng mga judge, pagtanggol mo ako sa kapitbahay ko, inagabiyado ko. Ayoko. Judge, pagtanggol mo. Sabi nung judge, hindi titigil ko eh. Wala akong interest sa widow na ito, pero dahil sa kapipilit niya, tutulungan ko naman at matigil na. Sabi ng Panginoon, kita niya na? Yung persistency na karoon ng buhay. At sabi ng Bible, mga kapatid, at Diyos, hindi natin makukulit. Marami sa atin, pag hindi nag-pray at hindi nasagot ng 10 years, alam niyo po, let's say you're praying for the salvation of a loved one. After 10 years of praying for his salvation, titigil na ba? After 20 years you have been praying, wala pa rin, titigil na ba? Hindi ho makapagin. Dahil, meron po mga instances na tinatawag the foxhole conversion na ang salvation ng mga ibang tao will happens during the
dying moments, just like the case of the thief, blind thief on the cross, dying moment na yun. Pero doon tumatay yung kanyang conversion, ano? Kung ba't may buhay, ba't humihinga yan, kahit hingalo na yung hininga niya, naghihingalo ka. Walang imposible sa Panginoon. Ako ka mawala ng pag-asa. Wala pa yung last breath. May chance pa yan. Pag-pag-diloob ng Panginoon. So don't give up. Be persistent in prayer. Sabi ng Bible, when we don't pray, what happens? When we don't pray, we faint. That's either you pray or you faint. Kahit parang yung Kristiyano, nangihina ko, pray niyo ko, nangihina ko. Ano sa agad ng Biblia, bakit nangihina? Because you don't pray. But when we pray, we exchange our strength for the strength of God. Yung weakness natin, ipinapalit po sa lakas ng Panginoon. Kaya nagiging malakas ka. So it's either you pray or faint for a child of God. What else? When we pray specifically. Ano yan? Specific person? Specific need? Yan. Alaman, maging accurate po tayo sa ating panalangin. Lord bless this church. Okay, very general. Lord bless the world. Parang hirap ang panalangin yan. Kahit nga si Pablo eh. Sumulat na nga sa mga taga-Epeso, pinagalan pa si Tikiko. At sabi niya, para maalamin niyo ang aking kalagayan, andyan si Tikiko, ask about my affair. Because Paul knew that the Ephesian church cannot pray more specifically about him if the Ephesian church will not know of the details of his circumstances or of his life. Dahil ang panalangin, kailangan po specific. And people cannot pray more specifically for you or about you if they are not aware of your or of our circumstances. Kaya mahalaga nga mga kapatid, yung ano eh, nagsisimba tayo. Mahalaga yung nag-prayer meeting tayo. Mahalaga yung meron tayong fellowship. Because out of that, we get to know the happenings in the life of a fellow child of God or a fellow member in the church. That way, eh, nagiging mas specific ang ating prayer. Yung may naalala mo sa ganito, at pinag-pray mo po, palahin mo, ano klaseng blessing ang gusto mong hilingin para sa kanya? Unlike kung alam mo na nagsasuffer pala siya sa ganito, o may kasalukuyang trial, edi you will pray more specifically for that particular need and for that particular person. Kailangan po sa panalangin ay maging specific po tayo. Not only that, mga kapatid, of all the things that we need to pray, ang higit na pinalangin po natin, mga kapatid, ay for strength, healing, victory, forgiveness. So, these are spiritual needs. Hindi ko po sinasabi na masama mag-pray sa mga material. Pero masigit na kailangan po natin ng spiritual blessing kaysa material blessing. Dahil kung puro tayo material blessing at wala ang spirito ng Panginoon, wala ang spiritual blessing ng Panginoon, experience ba kayo na nakaharap mo ng napakaraming pagkain pero hindi mo ma-enjoy yung napakarami mong natin, di ba? Experience ba kayo ganyan? Di ba? Di ba kayo nakapunta na sa piyesta na ang daming pagkain? Pero sa dami ng lihain sa'yo, parang uwi na tayo, tinimiss ko yung kangkong. Dahil sa sobrang dami, parang naumay ka na. Masabi mo na lang, tinimiss ko yung tuyo, uwi na tayo. Parang mas gusto ko kumain ng tuyo. Gusto ko kumain ng balonggay at galonggong. Marami na tayo.
Alam niyo po mga kapatid, kung wala ang blessing ng Panginoon, even our material blessings ay hindi po natin ma-enjoy. Kaya sabi ng book of Proverbs, when God makes one rich, it doesn't add sorrow to it. Meron mga tao na hindi alam ang material blessing at tapos lamang sa sorrow. At sabi ni Paul sa book of Timothy, let us learn to be content with everything that we have and warn them who are rich in this world. Because if they do not know how to handle the riches, these riches will pierce themselves through with many sorrows. Yung kayamanan na yan, nagtutuhog sa kanila ng maraming kalumbayan. Pwede maging ensnare yan. Pwede maging patibong. Pwede maging patibong sa atin yan. Sabi ng Bible, when the Bible describes riches, it says to be what? Deceitful. Because sometimes riches can give you a false sense of security. If not security, insecurity. Dahil parati kang ano sa tao, parang kang paranoid. Ako, baka hold na pinakon ito. Paakin na pinakon ito. Baka ipatubos ako nito. Baka saktan ako nito. Kunin ang pera ko. Pero mayayari sa atin, no? Hindi mo naman yan. Yung umangal ka sa lip na papalapit sa Diyos, lalong iba, lalong napalayo sa Panginoon. Kaya pa nalang rich yan, it added sorrow to them. Pero kung yan ay blessing talaga ng galing sa Panginoon, mga kapatid, ano? We should learn to differentiate between human success and spiritual blessing or divine blessing. Ay, ang success natin eh, product of our human ingenuity. Not necessarily the blessing of God or divine blessing. Now we need to be prayerful and praying at all times and be alert in our prayer. So be specific in prayer, be alert, and be persevering in prayer. Okay? So, ang pinakamarami sa ating pangangailangan, mga kapatid, ay spiritual blessing. Marami sa ating need, spiritual needs. Kaya nga yung prayer dito, idinugtong doon sa topic ni Apostle Paul na Christian warfare, di ba? Christian warfare. And since we're engaged in spiritual warfare, kailangan po natin ng tagumpay, victory. Among other things, ipapapray natin for your spouse, for your children, brother, sister, relatives, loved ones, pastors, missionaries, churches, ang kinakailangan po natin pagpe-pray, mga kapatid, ay tagumpay, victory. Pagtatagumpay para sa ating mga anak na mapagtagumpayan nila, mga tukso ni Satanas. Because our enemy has so many devices. Alam niyo po, gano'ng katalino si Satanas? Even our blessing, He can use our blessing against us. He can use defeat against us to discourage us. But even if we are victorious, if we are not careful, Satan can take advantage of that victory to bring his most severe attack against us. Ano nangyari kay David? Kailan bumagsak si David sa matinding patibong ni Satanas? Nung bang si David, kasalukuyang fugitive. Nung kasalukuyang sabay, takbo ng takbo, takas ng takas. No! Ang downfall na malaki ni David took place when he was already victorious against his enemies. Nung siya'y wala nang halos digmaan na nagaganap, napagtagumpayan na niya lahat ng kanyang mga digmaan at ang kanyang mga kaaway. Naging hari na siya. Naging stable na siya. Nasa palasyo na siya. Doon naganap ang kanyang matinding downfall. When he sinned against God, in the case of Bathsheba and Uriah, not only that, kasundan pa yan, he was the cause of the death of around 75,000 Jewish people when he was instigated by Satan to number his soldiers. Kasi yung pagbibilang ng sundalo na yan, that is actually counting your strength. Kapag dumedepende ka na sa iyong military strength, military might,
Nawawala ang iyong dependence sa Diyos. Ang iyong security ay dinedepende mo na sa lakas ng iyong military resources. Kaya kinastigo siya ng Diyos, sila kung napatay dahil kay David. Kaya maraming matraso si David. Maraming namatay dahil sa kanya at dahil sa kanya ang tao. Kailan nangyari at makapagod? Nang siya yung victorious siya. Kaya pag-alati na makapagod, napakatalino ni Satanas. Pwede kahit yung defeat, magamit sa atin para ma-discourage sa atin. Pati pala yung victory natin. Kung hindi ka prayerful after the victory, naging relax ka, pwede ma-take advantage yan sa Satanas laban sa atin. Dahil mag-relax ka. Parang nangyari sa Greeks. Kinuha ng mga Greeks yung Trojan horse, hindi wala mga Trojans. Natuwa sila, pinasok nila sa loob. Eh, 13 years yata, 8 years, hindi nila ma-penetrate. Hindi nila mag-iba yung city ng Greece, ano? Sabi ng mga Trojans, alisa tayo. Iwanan natin nila ng trophy. Pinagpapaklas nila yung mga ilang barko nila. Ginawa nilang wooden horse. Pero sa loob ng kabayong kahoy na kabayo, no? Nilagyan nila ng mga special forces. Sila nila, special forces. At feeling ng mga Greeks, nagtagumpay na sila, nag-relax na sila. Nag-inuman na, di ba? Nag-saya na sila. Kaya yung kinoconsider nilang tagumpay nila, yun ang naging defeat nila. Because on the night when nagse-celebrate sila sa life of blessing, grogi ang marami, saka bumaba yung mga elite force ng Troy at doon na paano ang city na pinuntahan ni Helen. Alam niyo yung kwento na yan? The face that launched a thousand ships? Helen of Troy. Ayun, sa larangang espiritual, nangyayari ba yan? Napakatalino ni Jesus. So ipapanalangin natin para sa ating mga anak. Ewan ko, bagay yung magulang mo itong hazing victim, no? Ng anak niya na sumasabi sa program niya. Maraming temptation sa mga anak natin, no? So, of course, pinag-pray mo ang kanilang safety, ang kanilang pangbaon araw-araw. Let's pray for spiritual victory sa ating mga anak. For them to overcome temptations. Sa asawa natin, ganun din ang pag-pray sa asawa. Overcome nila ang kanilang trials and temptations, but God will give them victory. Ang mga pastors, missionaries, hindi na yung pagpe-pray, hindi yung Panginoon, sana hindi sila maubusan ng bigas. Ako salamat, nagpe-pray yung sana hindi maubusan ng bigas. Pero mga kapatid, mas higit na kailangan ng mga pastor ay hindi lang pang bigas, kundi pagtatagumpay sa kanilang mga atake ng kaaway. Because missionaries and pastors are what? Special targets yan eh. Pastors, missionaries, leaders, church leaders are what? They are special targets. Saka nakakita ng sniper, ang pinupunti rin ng sniper eh, regular foot soldier. Karaniwan, sinong binabanatan ng sniper? Officers. The most effective shot. Hindi lang yung makakapatay, makakapag-create ng damage. Kasi kung merong kapag nasisira ang leadership, wala yung tenyente. Ayun, ito wala naman trading, wala lang ulit. Wala yung bago tenyente. Takot na eh. Alala niyo yung pinimula naman na ending at the gates. Yan ang kapanood na ending at the gates. True story yun eh. True story yun. It happened in Russia. No? Inatake ni Hitler ang Stalingrad. Nakubkob niya yung Stalingrad. Pero Stalingrad, lumaban kahit sila nasa rebels na. Occupied na sila ng Germany, nakalimutan na, pero sila natatago parang daga sa mga rebels, mga debris. At doon nag-step up ang isang magaling na dati hunter ng hayop, mga maso. Alamin niya ang kanyang skill sa mga maril sa pagiging sundalo. Ang hinahunting niya yung mga opisyal. May sumilip ako siya. Ang
Ah, sa posibleng pa rin eh. Ordinary naman pa rin. Pwede na na ng scope, ano? Ano pa ka pangalan niya? Si Valerie. Valerie? Vasily. Oh, Vasily. Oh, Vasily. Kaya pagka may inapoy na bagong officer, kasi lahat ng officer, tumutok pa, takot na yun ba? O, ikaw lang sa tumutok, ayoko, 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 sir. Kaya lahat ng officer, nandandahan yun, is my point. Alam niyo po, church leaders, pastors, missionaries, special targets, you know. And among other things that we will pray for, loved ones, children, spouse, fellow members, and leaders, and pastors, and missionaries, ay panalangin natin mga kapatid, victory, because we are engaged in spiritual warfare. Sabi ni Bible, mga kapatid, I will smite the shepherd, and the sheep will scatter. Kapag tinamaan ng leader, sheep scatter. Kaya mga shepherd, special target, they need prayers, manalangin. You know? They have a special need for prayer of other Christians. So, higit saan pa man, mga kapatid, ano, ang ating panalangin ay dapat para sa ating mga spiritual na mga pangangailangan. Alam, masama, pray natin yung dumaling, yung lakas, pero mga kapatid, ang higit na kailangan natin ay spiritual na pagpapalangin. Strength, growth, paglago, panumpay, kapatawaran, healing, healing, spiritual healing, spiritual victory sa mga tentasyon ng kaaway, na hindi tayo mapaglalangan ng kaaway ng Panginoon. Dahil sa Satanas ay napakadaling, favorable or unfavorable, victory or defeat, kaya-kaya i-convert sa ito niya laban sa atin. Hindi niya gamitin niya laban sa atin. So, tayo po'y tumayo, tayo po'y patapos sa atin. In a short while, we'll be talking about the objects of prayer and then the specific illustration of prayer and then finally, the benediction of Apostle Paul. Okay, salamat po ama sa nagpilig sandali ng pinagaloob na pagpulibulayan ng mga salita. Malaki namin mga patuloy ng pagpapala. Pagmunod pagtubay sa patuloy ng mga aming gawain, patuloy ng mga taas. Walahati ama sa aming kalagitan. Salamat po dito sa pagkakit na ama. Pugusan ng mga spiritual na pagpapala. Palakasin ang mamahit na langin sa kalamang ng Jesus. Let's pray and offer God's blessing. Safety ng mga travel, especially yung mga from Badawi, no? Malap nila mga Friday night, no? Thursday night, yan ang pinamilya nila. Ibiyahe daw sila, makabahin na sila ng Holy Saturday or Friday. So, let's pray for their needs. At blessing ng Panginoon sa event,
siya po ay ma-glorify. At in way na lahat ng mga ka-attend ay dapat ma-encourage, ano? Ma-encourage tayo sa awarin ng Panginoon. Pag-uwi ng bawat isa ng kapatid, may naidagdag, wala, hindi yung nabawasan, hindi may naidagdag either nadagdagan sa knowledge, or nadagdagan sa encouragement, nadagdagan ng enthusiasm. So, yun po, pag-pray natin, ano, na lahat po ng mga ka-attend, will go home and improve for someone, we can improve. Yan po'y mangyayari lamang if God will bless you. Para po'y magpapalaya ng Panginoon. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso, Kapitulo 6. Basahin po natin ang mga nahuling mga bahagi. Ephesians 6, 19 to 24. Buksan natin sa 18. Pray always with all prayer and supplication of the Spirit. Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. And for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. But that you also may know my affairs and how I am doing, to keep with a beloved brother and faithful minister in the Lord, will make all things known to you, whom I have sent to you for this very purpose, that you may know our affairs, and that he may comfort your hearts. Peace to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. So let's talk this morning about the fifth thing, ang limang bagay, no? The objects of prayer. Teka po natin, variety of prayer, the manner of prayer, the power of prayer, the frequency of prayer. So today, we'll talk about the objects of prayer. Sino raw po ba ang dapat na object ng prayer natin? Sino po ang sinasabihan dito ni Apostle Paul na ating panalangin? Sa iba pa kay Apostle Paul, nawagan siya that we pray for all government leaders, lifting up holy hands, pray for all the leaders, pray for the magistrates, pray for the unbelievers, pray natin ang mga hindi mano ng panabaya, paalangin natin ang mga pinuno ng bayan. Pero dito special eh. Sinurang po, dapat ipanalangin dito. Pray for all the saints. Panalangin po natin ang ating kapwa Christian. Let's pray for all the saints. At sino po ang magpe-pray para sa lahat ng saints? And yun din lahat ng saints. So we will be praying one for another. Hindi po sinabi na each saint pray for yourself, but all the saints, pray for every saint. So, for all saints. So, ito po'y panawagan na ang bawat manganap ng Panginoon ay magpapanalanginan. Pwede naman na bawat isa, ipanalangin na lang ang kanyang sarili. Pero hindi po yan ang instruction sa atin ng aklat, no? Ang instruction po dito ay ipanalangin ng mga banal ng Panginoon ang lahat ng mga banal. Panalangin ang lahat ng mga banal. So, sino ba itong mga banal na ito? These believers are the ones given or provided by God with armor. These believers are the ones who are engaged in spiritual warfare. So, lahat tayo, bawat isa sa atin, nasa isang labanan. Malinit ang allusion, no? We were being alluded in the Bible to be what? The soldiers of the Lord.
Sabi ni Apostle Paul, endure hardness as a good soldier of the Lord Jesus Christ. At lahat tayo, mga kapatid, by virtue of conversion or by virtue of salvation, tayo po ay naging mga sundalo ng Panginoon. We are the Lord's army. Kung maaalala po ninyo, kahit sa pagbabalik ng Panginoon, ano? A multitude or an army of saints will be coming with the Lord. At ngayon, army pa rin tayo ng Panginoon. At ang panawagan niya sa atin, endure hardness as a good soldier of the Lord Jesus Christ. Sa vernacular natin, magpakatatag. No? Magpakatatag tayo sa labanan. Dahil kahit sino pong veterano, kahit sino po na mga season, na mga sundalo, when the fighting gets tough, kahumihirap, ano? Bumibigat ang labanan, meron pong tendency na masiraan ng loob, ma-discourage, ano? Alala ko yung 3 days ng walang tulog, ano? Lahat ang kasama niya, kung di pa tayo wounded, siya na lang ang lumalaban, isang kamay na lang niya ang buhubutok, ano? At 3 days na, ginagapak na sila ng mga Muslim. Malapit na sila makugkog. Siya naman, pagulong-gulong, pagkikot, at ang armalite ng kasama niya, pinabubutok niya, magbukang marami lang sila. Pero mga sugatan at patay na yung marami, ano? At ang ikatlong araw na magdagaantay ng rescue, nag-final charge siya, mag-isa. Bakit siya nag-final charge? Parang mabuburong na siya. Ano yung mabuti tayo sa nawag ng tulog? Mag-isa kang lumalaban at pagod ka na, parang wala, parang hinahangin na ng utak mo. Pero alam niyo po, yung kanyang final charge na yan, nabigyan ng time na makakuha ng kaunting panahon yung rescue. Kaya mga kasama niyang wounded na hindi na makalaban, na-rescue buhay. Pero siya napatay, you know? So, patasabi natin ng veterano yan. Pero kahit sinong veterano, pag tumatagal, humihirap ang laban, meron kong tendency na ma-discourage siya. Kaya ang panawagan, magpakatatag, no? Endure hardness as a good soldier of the Lord Jesus Christ. Hindi yung nagkakarambol, ano? Yung perimeter, nagkakarambol. Sinabi ng commander, hold the line! Walang maalis! Para sa iba, para talaga walang alisan, ano ginagawa? Tinatabi lahat ng kanilang sapatos. Na nakasuot, ha? Hindi nakahubad. Tali-tali mga sapatos nila. Ibig sabihin, hanggang sa uling bala, hanggang sa uling tao, walang maalis, walang tataras. At pag sinabi ng commander, hold the line, walang alisan yan talaga. Yan o ang tanda ng mga talaga mga batang sa labanan. No? Hindi yung isang puto pa lang, iahagis na yung armas, uwi na ako. Nag-aawala lang, ano? Ayaw ka. Uwi na ako, hindi na ako magpapakita. So, sino pong ating mapanalangin, mga kapatid? Lahat ng mga mananampalataya ay object ng ating prayer. At sino ang magpe-pray? Lahat ng mananampalataya ay lahat po ay mga prayer warriors. At bawat isa ay object ng ating prayer. So, Paul here commands us to pray for all the saints. So, it is good that we pray for our selves, but primarily, the call here is to pray for other than ourselves. Wala pong masama, di panalangin natin ating mga sarili, meron tayong mga personal or concerns. Pero dito, mga kapatid, ang pangunahing panawagan ay panawagan na ipanalangin natin yung iba. As I mentioned this morning sa ating Sunday school, mayroong dahilan niyan, mga kapatid. May kadahilanan niyan. At isang mabigat na kadahilanan niyan, mga kapatid, yung pagiging self-centered natin. Even in our own needs, personal needs, and personal concerns, nagiging barrier pa yan. In fact, it becomes a supreme barrier sa ikalulutas ng ating maraming problema. At marami rin sa naging dahilan ng ating problema, ay ang ating paghingan po, self-centered. Ginusto natin na tayo maging sentro ng universe. At
everything will be about us. At tayo na lamang ang parating humihingi ng panalangin para sa ating sarili. E kung baguhin natin, mga kapatid. Wala kang ipapanalangin sa sarili mo. Almost, ano? Hindi ang ipapanalangin mo yung iba. At kung meron ka mang ipapanalangin sa sarili mo, eh yung iba ang hihilingin mong manalangin. Hindi po yung na-mention ko kanina, ano, na kaso sa Spain. When the civil war is about to break, ano, break out sa kanilang lugar. Yun nga, marami nagkasakit sa isip. Nagkasakit ng neurosis dahil nung papalamit pa lang ang civil war, nagpapanik na marami. Nagpapanik, buying na. At marami natutulala na, no? Dahil masyado silang naging conscious sa kanilang personal na safety, personal needs. Pero nung dumating na mismo yung actual na civil war, marami na nag-uuto, marami na kasakit, marami na namatay, at unti-unti silang nag-ambag, tumulong sa iba, nawala yung attention sa sarili nila, na-divert dun sa pangangailangan ng iba, marami ang gumaling sa kanilang sakit sa pag-iisip. Oh, malaking bagay, mga kapatid, na sa halip na tayo manalangin para sa personal nating mga concerns. Kasi gilip po natin ipanalangin ang concern ng ating kapwa. Particularly, mga kapatid, kung natatanda nyo, anong ipapanalangin natin para sa ating kapwa? Kapwa, mga mana ng kapatid. Spiritual blessings. For their spiritual needs, not so much about physical or material needs. Hindi sa masama ang ipanalangin ng ating pangangailangan. Pero mga kapatid, did you know that our needs? Eh, may pangako ng Panginoon that He will supply our needs. Guaranteed na pong answer sa ating needs. Ang pangako ng Diyos, tingnan niyo mga ibon. May nag-aalala ba sa ibon? Hindi sila nag-aalala. Hindi rin sila nag-aaraw, hindi nag-aani. Pero sila'y kumakain. Higit ko ba kayong, higit ko ba silang pakakainan kaysa sa tao? Sino pong mas mahalaga? Ibon o tao? Ang halaga ng ibon eh, ano lamang, mamera. Eh yung ano nga, centavo, alas wala nang halaga ngayon eh. Ano? 5 centavo. Pero pa bang kumagamit ang taksa? Meral ko naman yata. Ano ba yung pera may butas? Namamagnet. Dati ang pera, hindi namamagnet. Ano? Alas puro baral na. Noon, ano pa yan? Nickel. Hindi mo pa namamagnet yan. Mataas pa yung metals niya, ano nandiyan? Kung hindi silver, aluminum, copper, eh yun, puro baral lang na binalot, ano? At para makatapin, binutas pa. Pag inilipos mo nga yung benching ko ngayon, papansin mo ba naman yung kulubin? Anong minimum na kulubin ngayon? 5 piso, ano yan? Pag bababa pa sa 5 piso, pakitayagi sa'yo. Ano yan? Galit pa sa'yo. Ano? Sa kanila, 5 piso. Ang ibon, sabi ng Biblia, nung araw, ang halaga niyan, mamera lang. Kaya higit ko pa bang pahalaga ng ibon kaysa sa tao? And yet God provides for the birds. Will He not much more provide for you, O ye of little faith? Kaya mga needs natin, mga kapatid, isusupply ng Panginoon. Hindi ba yun yung mga bagay-bagay na inaalala ng mga Gentiles sa sarili ng Panginoon? Darating, iinumin, kakanin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kayo po sa personal niyong mga karanasan, hindi niyo ba na-observa na nung nagtatrabaho kayo at nung kahit nawalan kayo ng trabaho, hindi naman kayo tumigil kumain? Tama? May trabaho, 3 times a day kumakain, may merienda pa. Nung nawalan ng trabaho, ganun din. Siguro yung quality lang na iba. Kung dati, panay-panay ang ano mo, ano yan, isbaro, isbaro. Panay-panay ang shakies natin, eh ano na lang, meril-meril na lang. Ganun, pizza po. Oo, oh, meril pa ba? Pinasara na yata ng nanay ko ang meril. Alam din po masal sa sanitation. Ano? Maaaring mabago ang quality
Pero baka mas mag-improve pa ang sustansya niyan eh. Kapag may meron ka pera, hindi na makapaisip ka ng moral pagkain, at marami sa moral pagkain, hindi na masustansya. Kagaya ng malunggay, kagaya ng kangko, kagaya ng malubos ng kabote, okra, sabaw mo lang, hindi mo na kailangan lagyan ng ano ng mga sakap, ano? Sausaw mo lang sa pag-uom, ulam na. Yun din ang purpose, mabusog. Nabusog ka rin. Masustansya pa. Diba? Parang nag-iba ang quality, pero sa sustansya, nag-improve. Ngayon mga kapatid, hindi masyado sa mga material na pangangailangan. Para niwan ang panawagan sa panalangin, pagkakataong makapagsalita, pagkakataong makapangaral, pagkakataong maisulong ang Ebanghelyo, maisulong ang kaharian ng Panginoon, pagkakataong makapagsimula ng gawain, pagtatagumpay sa kaaway, sa spiritual warfare and battle, yung adjak sa masama, sa wicked one, sa kanyang mga schemes. Usually, yan ang mga prayer, mga kapatid. At sinasabi ko nga, masigit ang pangangailangan natin sa spiritual na pangangailangan kaysa material. Kaya yan po ang ating ipapanalangin para sa ating mga spouse. Meron sila mga trials, meron sila mga temptations na kailangan din nila ma-overcome. Ang mga anak natin, hindi na kailangan nila. Bukod sa pambakon, bukod sa uniform, masigit nila kailangan din ng tagumpay sa mga masasamang influensya. Pagkatagumpay sa mga masasamang elemento, masasamang filosofiya, at sa mga bad influence. Ang laki ng influensya kaya ng narin mo, ilang oras kung nila kasama ng mga unbelievers. Pagdating sa bahay, o the rest of the day, kasama sa bahay, marami naman yan, tulog. Saan yung mas malaking amount ng waking moments nila na i-spend? Saan nagugugol ang malaking waking moments sa mga nangyari? Di ba sa eskwelahan? Kaya sinong mas mahigit na makaka-influensya sa ating mga anak? Yung kanilang mga kasalamuha, kanilang mga profesor, ikong nataon na yan, alagad pa lang ng demonyo yan. Di ba? Kaya kailangan ito po natin mga anak ang panalangin na mapagtagumpayan nila ang mga gawa ng kaaway, mga maling influensya, maling filosofiya, mga masasamang influensya sa paligid. Hindi lang ang mga anak, pamilya, kapatiran, relatives, mga misyonero, mga manggagawa, mga pastor, ang kailangan nila mga kapatid, pagtatagumpay. Spiritual blessing, protection, strength, encouragement. Alam niyo po, si Apostol Pablo na nga eh. Meron pa bang lalakas kay Pablo? Meron pa bang kayang mas spiritual pa kay Pablo? Sa mga tao, ordinaryo, mga mananampalataya. Meron pa kayang mas knowledgeable kay Apostol Pablo? And yet, Apostol Paul requests for help. Siya po yung mihilig pa ng prayer help ng kanyang mga kapatiran. Hindi lalo na tayo mga kapatid, hindi nga tayo spiritual giant eh. Siya nga spiritual giant na. More spiritual, more knowledgeable, more morally upright, more courageous than any one of us. Pero mga kapatid, siya yung mihilig pa ng tulong. At kung sino pa yung masigit na nangangailangan ng tulong, yun pa yung parang ayaw manalangin. Yung pa yung parang hindi kailangan ng tulong ng Diyos. Yan daw ang napaka-ironic mga kapatid. No? You don't pray much. You don't engage much time on prayer. Bakit? Nagiging na ba tayo? Self-sufficient? So, the objects of prayer yan mga kapatid are our fellow Christians. So, it is primarily a call to pray for others rather than ourselves. So what is the greatest thing that you can do for a fellow Christian? The greatest thing that you can do for a fellow brother or sister in Christ is to pray. Okay. Sometimes, yung sabi natin, hindi lamang prayer kailangan niya. It is prayer and cash. Pero
mga kapatid, kung hindi uubra yung cash, may mga instances na, pwede ba yung cash sa temptation? Wala eh, iubra yan eh. Marami talaga mga kapatid sa pangailangan natin, spiritual things. And the greatest thing na pwede natin maibigay sa ating kapwa Kristiyano ay yung pananalangin ang sa kanila. Si Apostle Paul, ano yan ang kanyang request sa mga kapatiran sa Ephesus. So the greatest thing we can do for another believer or that believer can do for us is to pray. Dahil yung pagpapanalanginan, mga kapatid, it allows for the body to grow. Inalintulad ng Panginoon, ng Iglesia sa isang katawan, na merong iba-ibang bahagi, pero yung function and service of each member would depend on the function and operation of the rest of the body. So, no body part operates or functions independently. Lahat po yan, mga kapatid, ang kanyang function at pag-ooperate niya ay bukod pa sa kanyang sarili para din sa benefit ng iba. At yung ginagawa rin ng iba magbe-benefit din sa kanya. At yung pagpapanalanginan, mga kapatid, that will allow